talaga namang I feel good, Jovi, dahil nga paano ano yan eh, yung continuation yan, yung naging vindication ko. Alam niyo naman na kung anong pinagdaanan ko. Alam niyo naman na kinasuhan ako ng kung ano-ano, mga trumped up charges na involved daw ako sa illegal drug trade. At nakita niyo naman, nabasura na po yun lahat. At nakita niyo na rin yung ilan-ilan sa mga naging witnesses against me ay mga nag-recant o kaya nag-signify ng kanilang intention to recant. Nagpadala po sila ng sulat doon sa judge na nag-handle nung last case ko. So ito, continuation ito ng aking vindication. It's very redeeming for me because that's what I've been saying all along. I've been maintaining my innocence all this time. So ito ngayon, isa na naman na personalidad, itong si Kerwin Espinosa, supposedly self-confessed drug lord siya nung nag-appear siya before the Senate inquiry noong 2016, although sinasabi niya ngayon na pinilit lang daw siyang aminin na siya ay isa siyang drug lord. Ang masasabi ko naman dyan, yung tungkol sa pagkaka-drug lord niya, hindi natin alam yon. Hindi ko alam kung totoo yun o hindi, although sinabi niya na napilitan lang siyang i-admit yan. Ang nakakasiguro lang po ako ay tungkol sa akin. Kasi nakakasiguro po ako na may mga sinabi siya noon, nung Senate hearing in 2022, in 2016, ay kasinungalingan lahat yun, yung pagtuturo niya sa akin na protector daw niya ako sa illegal drug trade niya. Now, sigurado ako doon. So ngayon, siya na mismo ang umamin. Although yung pag-amin niya po, yung pag-recant niya ng mga sinabi niya sa akin ay nangyari na po yan nung sa mga kaso niya, kasi meron din siya mga kaso. So ang nakarating sa akin noon ay nag-submit din siya ng affidavit ata yon sa korte o kaya nag-testify siya doon na hindi totoo yung mga sinabi niya tungkol sa akin. Although ngayon lang po natin narinig publicly na tinuturo niya si then PNP chief and now Senator Bato de la Rosa na nasa likod sa pag-coerce sa kanya na idawit ako dyan sa illegal drug trade. So para sa akin, napakahalaga nun. Kasi kahit naririnig ko na po yun eh, na may kinalaman si then PNP Chief Bato dyan sa mga pro-project, dyan kina Kerwin Espinosa, tsaka yung iba pa na nag-appear doon sa Senate inquiry.